minutes break muna. Walang drinks. Okay, sige. Tara. 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 Mauna na kayo. Ah, sige. Kuna ako sa bar, ha? Convince ko nga mama mo na manood ng gig ninyo. Ayoko nga sa maraming tao. Ano ka ba? Sabi kasi ni Ophelia, meron ka rehearsals ngayon. So sabi sa tapa mo, edi samahan na lang niya ako ngayon. Ayaw niyo na maraming tao, ma. Pero lagi kayo nasa Burol. Well, that's different. Look at this place, Robert. I know. So maraming ang multo dito. Ah, hindi ko na kayo pipilitin maniwala. Eh kasi naman sa dami ng patay na dumadaan sa Heaven's Gate, ni isang multo doon hindi naman nagparamdam sa atin, tapos dito? Ma, ang importante, ikaw. Ikaw nagparamdam. Sige nga. Kanta ka ulit, isa pa. Sige po. Alam mo, sobrang masaya ako para kay Edwin. Okay na kasi sila ng mama niya. Buti pa sila, di ba? Ate Jane, sorry ha. Alam ko na ang problemado ko sa tatay mo. Ikaw pa rin tinatambakan ko ng sama ng loob. Okay lang yon. Kung may magagawa nga lang sana ako para magkaayos kayo ng mami mo, ginawa ko na. Gulat nga ako, ma, nang biglang pumunta dito si mama. Eh, mabuti naman. Okay na kayo. Sigurado ako, ma, nang pinilit lang yun ni papa. Ang importante, pinuntahan ka niya. Sana nga, talagang okay na kami. Bakit? May pagdududa ka ba? Ah, manang, sige o. Tawag na lang ulit ako mamaya. Edward, bro. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo?
Maraming salamat sa inyo. Nakahingi ako ng tawad sa aking anak. Diyos ko. Nawala ang bigat sa aking kalooban. Dahil alam ko na kaya na ng anak ko na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nang walang kinikimkim sa puso. Ngayong tapos mo na yugto ng iyong buhay. Sa susunod na kamanata, maligayang paglalakbay. Thanks patapos, landas na iyong binabaybay. Si Boss lang bahala, salamat sa iyong tunay. Kung ikaw man ay nabuhay sa kabutihan o kasamaan, lahat ng bagay mayroong hangganan. Ito na ang dulo ng iyong paglalakbay. Alalaman mo na kung ano ang sa'yo ay kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, binibining Jane. Nais mo bang balikan ang iyong ama? Maaari pa naman nating maisaayos sa mga bagay-bagay. Hindi na. Salamat. Mama Diana? Bakit po? Nagiging emotional lang ako pag, ano, pag nakakarinig ako ng kwento ng isang magulang na napatawad ng anak. Kung yun ho yung gusto niyong gawin ko, hindi ko mabibigay yun kay Daddy. Kasabay ng EDSA, nagrevolusyon din yung damdamin ko. Sabi ko, tama na. Sobra na, palitan na. Yan yung naging sigaw ng kalooban ko bilang isang ina at asawa. Akala kasi ng karamihan, napakadaling maging isang ina o asawa. Pero hindi. Pag nanay ka o asawa, ako, wala kang break. Wala kang pahinga, wala kang sick leave, walang ganun. Kaya napagod ako. Kaya nung panahon yun, sabi ko sa sarili ko, ako naman, sarili ko naman unahin ko. Maaga kasi ako nag-asawa, Jane. Kaya parang, pakiramdam ko, hindi ko nagawa lahat ng gusto ko gawin. Gusto kong magka-career. Tapos gusto kong maging chef. Kaya, nag-desisyon ako. Alis muna ako.
mag-ibang bansa muna ako. Kaya ayun, ang ending, nag-apply ako sa isang restaurant sa Canada. Wala ding nangyari. Nagkautang-utang pa ako. Ay, nako. Sinong sumalo sa akin? Eh, di sino pa. Yung asawa ko. At nung bumalik na ako sa pamilya ko, wala na, galit na sa akin yung anak ko. Namatay ko kayo ng... nang hindi napapatawad ng anak niyo. Nauna siya sa akin, Jane. Nauna yung anak ko. Nung dahil sa ginawa ko, ayun, napabarkada siya. Tapos, nabisyo. Na-overdose yung anak ko. Hindi ko alam kung kinadya niya. Pero yun nga, di ba? Nanay ako. Ako dapat ang pumuprotekta sa anak ko. Pero dahil sa akin, dahil sa ginawa ko, sa kabuhay nito. Kaya, Jane, anak, naiintindihan kita. Naiintindihan kita kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin kaya magpatay. Ganda! Kung pwede ko lang ito ibigay sa mami ko. Pero tayo lang naman ang nakakakita at nakakahawak dito. Hindi pa rin ba kayo okay ni Brock? Alam mo naman na wala siyang kasalanan, di ba? Na hindi niya rin ginusto yung nangyari sa inyo. That's not true, Miss Jane. May kasalanan ako. It's wrong to make the person you love feel this sad. So I told myself, I won't stop until I make her smile again. Pinapabigay po ni Celine. At gusto niya daw pong humingi ng pasensya sa inyo, kagaya po ng pagsuway niya sa inyo nun. Pinapasabi niya din po sa inyo na mahal niya kayo. Kayo po pala nagturo manahi kay Celine, no? Sorry daw po kasi hindi niya daw po nagawa yung damit na katulad ng pinangako niya sa inyo nun. Ayan po, sa mall ko po binili yan. Pero special pa rin po yan. Kasi yan po yung damit na katulad ng gusto niyang gawin ho sa inyo.
Pero paano? Matagal na patay ang anak mo. Pero hindi naman ho nawawala yung pagmamahal niya sa inyo. Thank you, Edward. Thank you, bro.